Midea and welcome back to my channel. So for today's video, magte-temple tour tayo. Narito tayo ngayon sa Pranakhon and we'll be visiting Wat Pho and the Grand Palace. So let's go. So, papunta na kami guys sa reclining Buddha at nag-taxi na kami. Today you know have time to you go to the half time, the temple he closed. I want to information for you. Yes? Yeah, 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 yeah. What for? Yeah. It's now 2:30. 3 o'clock close. But it says 6:30. For not go to inside, you can go to around. And as you see the palace outside, more beautiful. And what for, what alone, and it's what Bangnam. This what Bangnam. No, we'll just go to the recline. Thank you. Wow. Okay guys, so we are already here at the Reclining Buddha. Ito daw yung isa sa pinaka matanda at pinakamalaking Wat Temple dito sa Bangkok. Ang entrance fee dito ay 200 baht per person and inclusive na siya ng water. Yung opening hours nila is 8 a.m. to 6 p.m. Yung sinakyan namin yung taxi kanina, pinipilit nila na 3:30 daw yung sara ng temple. Wala na kaming time kaya lumibot-libot na lang daw kami around. Na parang itutour niya kami sa taxi niya, parang sightseeing lang. And remind ko lang kayo na meron palang dress code dito. So hindi kayo papapasukin kapag hindi appropriate yung attire. So dapat covered yung shoulders, knees, and heels. So bawal yung slippers. At lalagay daw natin siya dito sa mga yan, tigigisa. Bali hanggang doon sa dulo. Ayun. Bali 20 baht per cup. Guys, yung tubig sa harap lang na reclining Buddha, lakad ka lang dito sa harapan. Then nandito na yung mga machine for water. Mm-hmm.
So, kakalabas lang namin sa Reclining Buddha or sa Wat Pho. And ayun, mga 2.5 hours kami na doon. Sobrang lawak niya, guys. At sobrang init. Kaya magdala kayo na extra shirt pag pupunta kayo doon kasi sobrang kayong mapapawisan, pati water. May free water naman, kaso naubos na siya, so hindi na kami naka-abot. And ayun, sobrang ganda niya, as in worth it, na worth it naman yung pagbisita. So, nandito kami ngayon sa Kin & Co. Cafe, and nandito kami sa second floor. Aray ko, kami lang yung tao dito kasi nag-order kami ng food. Pag-drinks lang dun sa first floor. Sa harap lang siya ng exit ng Wat Pho. Ayan siya. So, meron na rin dyan mga tuktok. Kaso mahal yung tuktok, guys. Umorder kami ng mango sticky rice and pad thai. Meron siyang hipon dito. Ito, feeling ko parang itlog. This is our first pad thai. Halma, ano din natin, may straw din natin yung paliti. Sarap. Ang ating first mango sticky rice. Nakatikim na ako nito sa Malaysia nung nag-exchange ako. So, compare natin. Sarap naman gan, tamis. It's our second day sa pagti-temple tour. And for today, punta tayo sa Grand Palace and Wat Arun. It's already 8 a.m. and naglalakad lang kami dito sa my park. Since walking distance lang sa hotel namin yung Grand Palace at yung iba pang temple. Yung hotel namin and then tumawid lang kami and then nandito na kami sa my park. Tapos, ito na yung Grand Palace. A few minutes away lang from Ratanakosin Hotel. And then, ito yung Supreme Court nila, guys. So, guys, dun pa yung main entrance. So, may mga escalator dito papuntang tunnel. So, ito na guys yung pila. Mag-8:30 pa lang. Okay. Ride on it, yeah? Okay. Hey guys, so we are already here at the Grand Palace. This is a complex of buildings at the heart of Bangkok and it has been the official residence of the King of Siam since 1782. Okay, so ito yung dress code nila guys. Open pala siya ng 8:30 to 3:30. The entrance fee is 500 baht. Inclusive na siya sa pag-visit ng temple ng Emerald Buddha Museum and Queen Sirikit Museum of Textiles, which are located dito sa buong compound ng Grand Palace. Included na din doon yung admission sa classical mass dance, which is nasa sala Chalermkung Royal Theater. So, wala siya dito. But, ayun, pwede nyo siyang panoorin na using the ticket na binili dito sa Grand Palace. Guys, if wala kayong na-book na tour guide, meron sila ditong audio guide for 200 baht.
already 11:42 at nandito pa lang kami sa number 26. So ito yung buong mapa. Nagsimula kami dito. So inikot namin yan. So nandito na kami. Sobrang init. Magdala kayong extra t-shirt, towel, tubig na malamig. May pinapahiram naman silang payong, so hindi nyo na kailangan magdala. Pero okay din magdala na sa club. Bali, mga 3 hours na kami dito. At hindi pa kami tapos. Akala ko makakadalawang temple kami for today, pero mukhang isa lang kasi sobrang nakakapagod. Sobrang laki ng Grand Palace. Maganda magsimula ng umaga. 8:30 kami nagsimula yung opening. Baka kayanin naman ng hanggang alauna. Pagkatapos dito, baka manood kami nung mask show. Meron daw free shuttle mula sa exit nito. So, iti-check din namin mamaya. May nadaanan kaming cafe pagkalampas dun sa may isang palace. So, titigil muna kami dito guys kasi sobrang init na. Bumili ako ng milk tea and juice. Philippines. How about you? Meron din sila guys tinapay. Okay, thank you. Papunta kami ngayon guys dun sa mask show. May free shuttle daw. At nandito na kami sa exit. It's already 12:12 and 1 PM daw yung start ng show. Ayun. Nandito na kami sa may shuttle. Hey guys, so it's already 12:30 and nandito na kami sa theater. So, merong free shuttle from the exit ng Grand Palace. So, yung nabili natin 500 baht na ticket sa Grand Palace, ayun, kasama na to doon. So, manonood tayo ng mask show. So, magandang schedule talaga ng pagbisita ng Grand Palace is 8:30 and then kaya nyo na siyang tapusin hanggang 12 and then diretso kayo dito sa theater. 1 PM and 2:30 lang yung schedule nila. So, yun. Hello guys! So, it's already 1:41. Mga 30 minutes lang yung show. And nag-start sila na exactly 1 PM. And ayun, pinakita yung mga national costumes ng 5 temples nila, yung mga major dances, folk dances. Yung last part, about siya sa pagtatayo ng tulay ng lansa. And then yung last part ay shadow play. So, ang ganda nung show. So, ngayon, nag-book lang kami ng Grab papuntang Icon Siam. So, inihintay na lang namin yung Grab. So, let's go to Icon Siam. Bye!